sabi pa rin. Apod. Okay na, yun nyo. Good morning po. Good morning mga ka-Penny. Today is Saturday, October 23. At dito nga po kami sa ilalim ng ano. Ayan, sa ilalim ng puno ng bayabas ulit. Dito po kami lagi nakatambay at nagkainan nga po ng almusal dito ulit. Kami ng mga bata. Ayan, at nakatapos na po kami. Kapagkape na. At andito yung ating mahiwagang tubig. Lemon water para sa ating ubo. Still may ubo pa rin po pero ang kainaman po ay yung katawan ay okay na. Hindi na gaya ng dati na lagi nakahiga. Ayan, muli belated happy birthday Mami Alodia. Belated happy birthday sa Canada ay ngayon ang pinaka birthday mo dahil ngayon ay 22 doon. 22 ngayon diyan sa Canada po. Ayan, belated happy birthday po ulit. At salamat po ulit sa mga nanood. Salamat po ulit sa mga nanood nung aking premiere kagabi. At update po tayo sa ating bayabas. Ang bayabas po natin ay medyo magaganda ang bunga. Mas malalaki kesa po noon. Mas parang naging imported po yung itsura niya. Compare po nung dating nangunguha tayo ng mga panigang. Ganun pa rin po. Marami pa rin pong bunga. Pero mas marami noon. Ngayon po, lumalaki muna. At ito po, papakita ko yung mga bunga na nakuha namin noong Ayan po. Ito po rin pong maliliit, pero nakakakuha po kami ng malaki. At nakakakuha kami ng talagang magandang bunga. Hindi siya mukhang panigang lang. Ayan po yung ating bayabas ngayon. Ngayon lang po namin kinuha ni Daddy Per. At look, tingnan nyo po. Napakalaki . Ganyan po ngayon ang mga nagiging bunga ng ating bayabas. Yung mga ganito ay parang bonus na lang na makakakita ka ng hinog na ganyan. Pero halos araw-araw po nakakapitas ng mga 5 to 8 pieces na mga malalaki po. Ayan. Talagang ang sarap-sarap niya at malaman. Kaya nga po, kinakain ko para vitamin C. Vitamin C. Ayan. Sarap po dito ngayon. At ang ating patola. Marami na po kaming nakuhang patola at naibigay ko po dun sa tita ko na bumisita nung nakaraan. Nabigyan ko siya ng 2 at ito, dami pang mga bulaklak. At ayan, mga lumalaki pa. Ang sarap po pala. Ang sarap ng araw-araw makikita mo mayroon kang parang aanihin. Ayan, at shout out sis. Ganyan ang itsura ng amin kapag ka walang tubig. Ganyan ang itsura ng aming likod bahay. Tuyo. Alam mo na, pero nung nakaraang araw hanggang doon sa tuhod ng manok ay may tubig. Makikita mo na nagkakaroon ng tubig. Kaya hindi maiiwasan na sasabihin mo na marumi yung paligid kasi nga tinatangay ng tubig yung mga dumi. Yung mga dumi na galing doon sa namin. At syempre sa dami ng punong kahoy dito, ayan, araw-araw yan nagbabaksak yan ng dumi. Araw-araw yan nagbabaksak ng kalat. At hindi naman
kayang asikasuhin agad-agad na kada magbibideo ako, kailangan makinis na makinis lahat. Siyempre, buhay probinsya. Ito yung ano, hindi maiiwasan na walang mga dahong bayabas, dahong kamatsili na sobrang pino. Kaya natural lang yun na ganun. At kung hindi nyo naman nagugustuhan, skip nyo na lang. Kung hindi nyo nagugustuhan na madumi yung paligid namin na ano, hindi naman talaga actually namin pinababayaan yan. Siyempre, gusto pa rin namin may malinis. Eh, buhay probinsya, laging merong hangin. At ito, natural na to. Natural na yung dumi ng aming mesa. Kasi ito, bali sa kapatid ko lang po ito. At saka naaarawan po kasi, naaarawan. Kaya natural lang yan yung mga tagulamin. At pang ano lang to eh. Ito po ay mesa lang namin, pang outdoor. Kaya nga siya pang outdoor eh. Dahil luma na siya, mga pinagpalitan na at ginagamit pa. Yun ang sana maintindihan nyo. Alam ko naman yun, ano lang yun, parang concern lang kayo, pero hindi kami, syempre masakit pa rin na kung mababasa na bakit ang dumi ng aming area facilities, hindi naman siguro. Ayan, okay na tayo dun, hayaan nyo na, skip na lang mga video namin kung hindi nyo matake, kung hindi kayo sanay sa paningin. Ayan, basta, salamat sa Panginoon. Unti-unti na po akong okay. Unti-unti na po. At salamat sa napakagandang hangin, araw na sumisikat sa araw-araw. Salamat sa Panginoon. Ayan, mga ibon na pili-pili. Ayan. Ang sarap pagmasdan kasi naalala ko yung bata ako na ayan, maraming ganyan, mga ibong pipit na lilipad-lipad. Tuwan-tuwa sa hangin. Ayan, maraming salamat po, Kuya Robert Pinakbet. Ayan, salamat. Suffering na several times, maraming beses. Patungkol po sa suffering and trials. Kasi yun po yung pinaka-objective niya. To give encouragement and give comfort to those that are scattering and or suffering Christian. Kasi po, lahat po ng mananampalataya nakakaranas po ng suffering. Lalo na daw po kapag hinayaan ng mga Kristiyano na mag-iwanan sa kanilang ilaw. Kasi po si pagpuganon na marami po na nila persecution particularly. So sabi po dito, sabi po, we must accept suffering as part of the refining process that burns away Kapreni, today po ay Sunday at kami po ay may virtual Sunday worship. Dahil pandemic po, ay ito ang last na simba namin through Google Meet. Kaya, ayan, nandito po kami, bawat bahay po may ayan, family. Ayan, sige po, later na lang po. At tapusin po muna namin.
Ayan po mga ka-frenny, tapos na po yung aming virtual Sunday worship. At next Sunday po ay face-to-face na kami. Kaya salamat po sa Panginoon at makikita kita na kami doon sa church. Yun nga lang po, hindi pa pwede ang mga minor. Kami lang po ni Daddy Fer. Ayan, at kami po ay picture-taking. Picture-taking tayo. Oh, bago mag-ano. 1, 2, 3. Si Lord, di ba na sa'yo? Tawaki! Ayan, tapos na po. At salamat sa Panginoon. At ako po ay malakas-lakas na po. At ang aming aso, kasama yan sa virtual, Pipay. Happy Sunday! Happy Sunday, everyone! At pakita ko po sa inyo yung sitwasyon ng labas ko ngayon. Ayan po, maulan. Kahapon din po ng tanghali, kaya hindi ko po natapos yung vlog ko ay dahil nakatulog kami sa kubo. Tapos po, biglang buhos ng ulan. Kaya ngayon ko na lang po tinapos. Ayan, umuulan na naman po. Kagabi ay umulan din hanggang 8 PM umulan. Sige po, magpapaalam na po ako dahil ito ay tinapos ko lang po yung vlog ko kahapon. Kaya, happy Sunday everyone! Ingat-ingat po! Hello at shout out Tita Mary! Tita Mary B, keeping in touch! Mami Aloja M! Hello! Sa lahat-lahat po, shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Panginoon! Buhay na naman si Frenny Vlogs! Crispy HTV! Thank you lagi sa pag-suporta mo.